tamang paglalagay ng ating thermostat. Ikabit na po natin ang ating thermostat. Kita nyo, kinawa ko na lang itong O-ring kasi hindi po magkasya sa thermostat housing niya. Ganito po ang tamang pag-install ng pag-bleeding at pag-install ng thermostat. Dito po tayo mag-bleed kasi ito po ay nasira na po ating bleeder bolt natin. Nasira na po. Dito po tayo sa nilagyan natin ng sensor mag-bleed. Ito po, tignan nyo po. Hindi nakaandar ang sasakyan natin. Pero may thermostat ito. Ganito ang pag-bleed. Tignan nyo. Diyan po, may lalabas po dyang tubig. Salina natin sa radiator. Puno na po yan ng tubig. Hindi po nakaandar ang ating makina. Dito po tayo mag-bleed sa ating nilagay na sensor kasi po naputol po ang ating coolant bleeder na bolt. Dito po tayo mag-bleed ng air kung may hangin dahil ito po ang nasa upper hose ng ating radiator. May thermostat po itong multi-cab na to. Ganito lang po. Tignan niyo po. May lalabas na tubig dyan. Ayan. Puno na po ang ating upper hose. Kasi kadalasan po natatrap yung hangin na sa upper hose. Yan po, pag tuloy-tuloy na po yan. Yan po. Oh, tignan niyo. At ilock niyo lang po ito. May thermostat na po ito mga paps. Bubuka na po ang ating thermostat. Bababa na po ang temperatura niyan. Maya-maya. Tignan niyo mga paps, bababa yan. May thermostat, nasa optimal temp na po siya. O, 80, o, bababa na. Pero mga paps, pag may hangin po ang ating multi-cab, kahit may thermostat tayo, mag-overheat yan kasi may hangin po, hindi po puro tubig ang dumadaloy. Kaya po, kailangan marunong po din tayo mag-bleed para lumabas yung hangin at puro tubig na lang po ang dumadaloy sa ating cooling system. Na po yung thermostat mga paps. Bababa ulit na rin yan kasi